So ayan guys, hello mga ka-Chardwin. So may malungkot akong balita na i-share sa inyo. Ngayon lang naiyak na ako guys. Naiyak ako kasi bakit may mga tao sa mundo na hindi kaya lumaban ng patas. Yung ganun ang sakit. Tapos ano, yung pinaghirapan nyo na nakawin lang pag nila. Ang hirap ang salita guys. Yung ano, yung may sakit ka pa sa ano, masakit sa puso, sakit sa damdamin. Ayaw ko sanang mag-vlog pero gusto ko lang din ma-share, maging aware na rin yung iba na huwag nang matulad sa amin, sa nangyari sa amin. So guys, kung napanood niyo yung vlog namin ni Daddy Richard last ano, nitong February lang na may vlog kami, nag-travel pa kami, nagbiyahe pa yung SRC gamit po yung motor namin na Raider 150. So masakit guys, yung iba vlog ko sa inyo at iba balita ko sa inyo. Ninakaw po yung Raider namin. Yung Raider 150 namin, ninakaw po siya noong March 3 ng madaling araw. Mga 1:30 ng madaling araw guys. So, sobrang sakit. Nabigla kami dahil sakto nung time na yun guys is day off ni Daddy Richard. So, nagulantang kami, nagulat na lang kami. Nagising kami ng mga 7, mag-8 na ng umaga na wala kaming kaalam-alam. Nawala na pala yung motor namin. Wala na yung motor namin sa labas guys. Na parang ganda pa ng mood ng gising namin nung time na yun. Tapos wala kaming kaalam-alam na yung motor pala namin is wala na sa labas. Tapos guys, sobrang dami namin pinagdaanan this month. Kasi nga yung bunso namin may sakit pa. Tapos yun yung ilang araw na siyang nilalagnat. Tapos namamaga pa yung tenga. Tapos may lumalabas na dugo. Yung baga, yung hindi kami nakakahulog sa mga dapat naming hulugan. Kasi nga dahil inuuna namin yung bata sa mga gamot niya. Inuubot si pot. Halos lahat guys, sabay-sabay. Na ano yung nagkasakit si bunso. Tapos eto pa nang malala na nanakaw pa yung motor namin. Sobrang sakit. Kasi sumabay pa siya na yung pagaling na yung anak ko. Saka naman kinabukasan. Dapat taalis kami nung araw na yon. Dadalhin namin sa center si JJ, si bunso namin, para ipacheck yung ubo niya. Kasi yung pinila ko sa hospital guys, para makalibre si JJ ng check-up sa tenga. Kasi namamaga nga po yung tenga niya. Yun sawa ng Diyos, gasgas lang naman. Hindi naman nabutas yung eardrums niya. So yung sobrang nakakapanglumo guys. Kasi alam mo bakit? Yung tipong sabay-sabay na. Tapos sumabay pa yung... Sorry guys ha. Hindi ko maiwasan di maiyak. Kasi alam mo bakit? Pinaghirapan namin yun eh. Yung motor na yun. Bihira lang kumiyak guys. At ito lang. Bihira lang ako umiyak. Pero ngayon hindi ko mapigilan. Dito sa vlog naiyak ako. Kasi alam mo bakit? Pinaghirapan ko yung ibang pera doon. Yung nasa abroad ako, yung ibang pera dun guys, nandun yung pera ko sa, yung iba kong pera pinaghirapan sa abroad, nandun pa po. Kasi yung motor na yun guys, pangarap ni Danny Richard yun. Pangarap niya yun, gusto ko maging masaya siya, kaya kinuha ko yun para sa kanya. Kahit manit lang sahod ko dun sa abroad guys, pinilit ko yung kunin, ako mismo nag-down nun, para makuha yung motor na yun, kasi nung time na yun guys, nag-promo si Motor Trade at bumaba yung down payment ni Raider, ng Rider. Naging 8 plus na lang, pero ang down talaga ng Rider guys is 15 to 20,000. So, ganun lang na nakababa kami. So, kasi nga nag-promo that time na ano, bumaba yung down payment ng Raider. Kaya tuwang-tuwa siya na nakuha namin yung motor na yun. Tapos yung tipong, ako sige pumayag ako na kunin yun para maging masaya din siya. Hindi siya malungkot dahil wala ako sa tabi niya ng time na yun kasi nasa ibang bansa nga ako. Yung motor na yun guys, pinaghirapan namin din yun. Malapit na sana yung matapos. Matapos na po siya sana nitong November. Kaso nawala pa po, ninakaw pa po siya ng mga halang kaluluwa. Masamang magmura guys, bira lang ako magmura pero mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Hindi kayo magtrabaho ng marangal. Hayop kayo. Lalaki ng katawan nyo. Nakita pa sila guys sa CCTV, lalaking tao. Naka NMAX pa sila, NMAX pa yung gamit nila sa pagnakaw nila. Dalawa sila guys. Nagangkasan sila din. Yung pag-alis nila, tangay-tangay na nila yung motor namin. Kasi guys, ang mali lang naman din ni Daddy Richard doon. Masyado siyang tiwala. Kasi yung tagal na namin nag-park doon sa labas ng bahay namin, never naman nawala. 1 year na po mahigit kami nagpa-park doon. Ngayon lang po nawala. Nung March 3 lang po ng madaling araw nawala yung motor namin guys. Yung Raider 150 namin. Yung nakikita nyo sa vlog ko last week, na yung Raider, yun yung nawala namin yung motor guys. Na ano, bagong-bago pa siya tingnan kahit 1 year na siya. Kasi alaga siya talaga.
Tapos, bagong kabit lang ng ilaw yun, bagong rehistro. Ang masakit, di ba, yung ninakaw yung motor pa namin. Bakit yung motor pa namin? Hindi kung ganun, masasabi mo bakit yung motor pa namin na ang galing nilang mamili, na yung talagang alam nilang mapapakinabangan nila yung motor. Bagay, oo, hindi naman talaga magnakaw yung mga hayop na yun ng hindi nila mapapakinabangan, di ba? Kaya, guys, sobrang sakit, alam niyo bakit? Kasi pinaghirapan namin yun, halos wala nang natitira sa Saudi, Daddy Richard. Pinangutang pa namin minsan yun para huwag lang mahatak, guys. Pag na-delay kami ng hulog dun, pinapangutang pa ni Daddy Richard yun sa visor nila, sa trabaho nila, sa mga kumarik or ano. Para lang hindi mahatak yun, guys. Pinaghirapan namin yun na huwag lang mahatak ng motor trade yun pag na-delay kami ng hulog. Pero yun lang sa ang masakit, masaklap na nakawin lang ng mga hayop na yun. Sobrang sakit, guys. Si Daddy Richard, halos di niya matanggap. Ilang araw na siyang kulala. Yung hindi mo siya makausap ng maayos. Tapos di namin maiwasan na hindi mag-away kasi, ayun nga, di ko siya maiwasan na hindi masisi. Kasi yung sinabihan ko na kasi siya last, para may kutob na baga ako na mawala siya. Sabi ko, ikadena niya yung gulong kasi baka nakawin. Baka, ano kasi nga mainit sa mata yung rider, mainit sa mata yung motor niya kasi maganda pa talagang tingnan. Mukha pa siya talagang bago, guys. Tapos, sabi niya, hindi yan kasi, ano, dito lang naman ta, ano, may mga ta, marami namang tao. Ewan ko ba, guys, yung time na yun, bakit walang naka, ano, na, ano, may nakakita na pinsan niya yun na may naka, ano, na may tao sa labas, pero hindi niya nakita daw na ninakaw na yung motor namin. Yun lang, yung sabi niya, natakot daw siya, kaya di daw siya na, ano, kasi sumilip daw sa bintana nila. Yun yung, ano, ewan ko, hindi ko din maintindihan kung bakit ganun. Pero wala tayong magagawa eh. Kasi, siguro, ano na lang din, parang aral na rin din sa amin yung guys na ganyan. At sa iba pa na huwag masyado tayong magtiwala, lalo sa panahon ngayon na maraming mga masasamang loob na nagkakalat din sa labas. Tsaka sayang lang, guys, kasi yung pinaghirapan ko sa abroad na ibang pera nandun, yung malapit na sana siya matapos this year, November, matapos na sana siya. Kung hindi nagka-pandemic, guys, tapos na sana siya ng February. Itong February, tapos na siya. Kaso nga, yung hulog namin pa, ano-ano. Tapos nahahabol na sana namin yung hulog niya, hindi wala na kaming utang sa ano, baga nahahabol na namin yung hulog niya. Tapos yun pangyari, ninakaw pa siya. Sobrang sakit, guys, yung tipong ano, yung pinanghihinaan ka talaga ng loob. Ako, guys, hindi ko gano'ng pinapakita sa Daddy Richard na nasaktan ako. Or ano, yung malihim lang ako umiyak, hindi ako nagpapakita na umiyak ako na ano, baka iniisip niya okay lang sa akin. Sabi ko nga sa kanya, may pera din ako doon. Alam mo yan, at ako din yung nagpursige yung bigay ko para ibigay sa'yo yun para maging masaya ka. Pero, kasi alam ko pangarap niya yung motor na yun, guys eh. Kahit maliit sahod ko sa Dubai, guys, pinag-ano ko yun, halos isang sahod ko, inano ko doon para lang makuha yung motor na yun at wag lang mahatak yun, guys. May mga time na buwan at ano na, naipon yung monthly niya para lang wag mahatak, ginawan ko ng paraan. Bumali ako sa amo ko para mabayaran lang siya at wag mahatak yung motor na yun kasi nga, pangarap ni Daddy Richard na motor yun at anong dito may mga nahulog na kami era doon kaya sayang pag nahatak, di ba? Tapos yung pala nanakawin lang ng mga hayop. So yun, guys, sobrang sakit. Gusto ko lang din maging aware yung iba na huwag sanang matulad sa nangyari sa amin na ganyan. Yun nga, di nga natin libos talaga maisip, guys, bakit ang gagaling nila talagang yung mga hayop na yan, yung mga nanakaw na yan. Napakagaling nilang magnakaw. Hindi sila magtrabaho ng marangal, hindi sila magtrabaho ng ano para may mapakain sila sa pamilya nila na hindi galing sa pagnanakaw nila. Shout out sa inyo mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Kasi yan ang masasabi ko sa inyo mga putang ina nyo. Magtrabaho kayo ng marangal, maghanap buhay kayo. Huwag kayong umasa sa pagnanakaw dahil wala kayong mapapala dyan. Lipas lang yan, yung terang nakuha nyo. Hindi nyo naman magamit yan eh. And hindi nyo naman mabenta yan eh dahil walang mga papel yan. Ang papel na sa amin. Buti na lang, guys, hindi kami naglalagay ng papel sa motor. Dala-dala ng ni Daddy Richard sa wallet niya yun. At may ano, wala kang iniwan doon. Yun lang yung box, bago yung box. Mga ilaw nun, guys, bago. So kung nakita niyo yung ano na yun, guys, bago lahat yung ilaw at ano nun, nung bonus pa ni Daddy Richard yung kakalagay lang niya nun. Bagong rehistro, guys. Sobrang sakit kasi pinaghirapan nyo. Malapit na sana matapos, tas nanakawin lang ng mga putang inang yan. Mahayop kayo. Magbalat kayo ng buto nyo. Magtrabaho kayo ng marangal. Pagpakain sa pamilya nyo yung galing sa pinagpawisan nyo na hindi galing sa nakakaw. At shout out sa inyo mga magnanakaw kayo. Huwag kayong umasa sa nakaw. Magtrabaho kayo ng marangal. Kung gusto niyo magtamotor, magtrabaho kayo. Huwag kayong magnakaw.
Dahil hindi nyo alam gaano kahit pinaghirapan ng mga ng tao, pinagnakawan nyo yan. Kung anong dinulot nyo, kung gaano kasakit dinulot nyo sa amin. Pati kami nag-aaway na. Maayos yung pagsasama namin. Pati kami din namin maiwasan, hindi mag-aaway dahil sa inyong mga putang ina nyo. Tapos ayun, mga, yung pinaghirapan namin motor, na halos di na kami walang natitira sa amin para lang sa mauna yung motor na yun, tapos nanakawin nyo lang. Yung kapal ng mga mukha nyo. Magtrabaho kayo ng marangal. Magtrabaho kayo para, may mga pamilya din kayo. May mga anak kayo, may asawa, ano kayo, at pati kayo, nagsisikap kayo para ano, pero dapat marangal, hindi yung nagnanakaw kayo para may mapakain kayo sa pamilya nyo. Yun, yung motor na yun, alam ko, pinachap-chap nyo lang yun dahil yung motor na yun, hindi nyo mabibenta na buo yun kasi walang mga papel yun. Pinachap-chap lang nila yun, guys, kasi ang motor na walang papel, sino nga naman bibili, diba? Buti na lang, guys, hindi kami naglalagay ng papel sa motor at hindi nila mabibenta ng buo yun. Mabenta man nila yun, guys, mga piyesa lang nun. Sisirain nyo lang yung magandang motor, ibibenta nyo lang ng mura, maglibo o kung ilang libo lang mabenta nyo dun, 10,000, 30 o 20, hanggang dun lang yun kasi i-chap-chap nyo lang yun pero hindi nyo mabibenta ng buo yun. At lipas lang yung pera na yun sa ano, pero yung karma nyo, higit pa dun ang makukuha nyo, tandaan nyo yan sa ginawa nyo sa amin. Sa pagnanakaw nyo sa motor namin, pinaghirapan namin yun. Halos yung tao na ninakawan nyo, halos tinipid yung sarili para lang mahulugan lang yun buwan-buwan, tapos kayo nanakawin nyo lang. Ang kapal ng mga mukha nyo, di ba? Kapal ng mga mukha nila, guys. Nag-vlog ako para din maging aware din kayo. Mag-ingat kayo, lalo na yung mga motor nyo na nasa labas ng bahay nyo na nakapark. Kahit nga nasa loob ng bahay, guys, eh, pinapasok pa, paano pa kayo nasa labas? Tsaka napakagaling nila magnakaw, guys. Yung sandali lang, nakukuha na nila agad kahit wala silang hawak na susi mo. May mga ganun sila kabilis kumilos, guys. Yun ang tipo yung ganun. Sobrang sakit, guys, hindi ko maiwasan, hindi maiyak. Kasi pinaghirapan talaga namin yung motor na yun, guys. Alam mo yung sa isang iglap lang, bigla na lang nawala. Kasi dahil sa mga taong mga walang hiya, mga taong mga walang sa mundo, mga walang puwang. Dapat kayo yung pinapatay, sinasalvage. Dapat yung hindi yung mga taong iba dyan na napagkakamalan lang, dapat kayo eh. Kayo yung pinapatay, binabaril. Sana nga, guys, sabi ko eh. Ayokong magsalita sa kapwa ko ng pero hindi sila makatao eh. Sana nga, sabi ko nga, guys, talaga, sana yung karma nyo, mapatay kayo sa checkpoint, masalvage kayo sa checkpoint, sana mapatay kayo. At yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, good luck, sana hindi madamay ang pamilya nyo sa karma nyo. Sana kayo lang ang mag-handle nun, hindi na sana madamay ang pamilya nyo. Kaso baka walang alam yung pamilya nyo eh, na yung pinakain nyo sa mga anak nyo, sa asawa nyo, pamilya nyo, na galing na yun sa pinagnakawan nyo ng motor. Diba? Ganun, hindi, syempre, sasabihin nyo ba na, uy, ninakaw namin to, anak, ganito, ganito. Syempre, hindi. Hindi yan, hindi nyo sasabihin yan. Sabihin nyo, nagtrabaho kayo ng marangal at pero ninakaw nyo pala yung perang, na yung pinagbentahan nyo na sa motor namin. Shoutout sa inyo. Sasabi ko sa inyo, magtrabaho lang kayo ng marangal. Huwag kayong mag-apak ng ibang tao. Huwag kayong dilang tao na ninakawan nyo at iba nyo pang nanakawan. Nagsikap yan para magkaroon. Nagsikap kami para magkaroon kami ng pundar na sariling amin na hindi kami umasa sa ibang tao. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun? Napakahirap. Ako, pinaghirapan ko yung ibang perang na nandun. 2 years akong halos isang taon dun binuno ko, kalahating taon na sahod ko. Binuno ko dun sa motor na yun na makuha lang yun para maging masaya si yung partner ko. Maging masaya si Daddy Richard. Kasi ganun tayo pag yung pamilya natin, maging masaya lang sila. Bigay natin yung gusto nila, maging masaya lang sila. Ganun tayo eh. Magsakripisyo tayo. That time, guys, sobrang saya ni Daddy Richard kasi natupad na niya yung pangarap niya na magkaroon siya ng yun, yung motor na yun na pinangarap niya, yung Raider 150. Tapos yun lang, guys, ngayon na malapit na sana namin matapos sa isang idlap na nakawin lang ng mga hayop, mga putang ina niyo. Hayop kayo. Ako, ayokong magmura, guys. Hindi ako pala murang tao. Bihira lang ako. Minsan, pag narinig mo akong nagmura, galit na galit na ako, guys. Pero pag kaya kong hindi magmura, hindi ako nagmumura. Mga lingwahe ko, guys, mga salitang piste, pero yung lagi nagmumura na hindi ako bihira nga lang ako magmura, guys. Pero ngayon, mga putang ina nyo, magtrabaho kayo ng marangal. Nahayop kayo, mga magnanakaw kayo ng motor. Nakaw kayo ng mga motor, na may motor. Pinaghirapan namin yan, mga putang ina nyo. Magtrabaho kayo ng marangal. Huwag kayong umasa sa nakaw. Gusto nyo magkaroon kayo, magsikap kayo, magtrabaho kayo ng marangal. Kumayod kayo or magtrabaho kayo ng 24/7 gawin nyo para magkaroon kayo, para hindi kayo umasa sa nakaw. Kung gusto nyo magkaroon kayo, gusto nyo magkaroon kayo ng madalian, pero galing sa nakaw, may awa ang Diyos, mahuli rin kayo. At pag nangyari yun, pag kayo nahuli at nakita ko kayo, sasampal ko sa inyong mukha nyo yung helmet, babasagin ko yan sa mga mukha nyo, mga hayop kayo. Tandaan nyo yan, pag nahuli lang kayo, tandaan nyo yan. Bubuhos ko sa inyo yung galit at yung ginawa nyo sa amin.
na yung si Daddy Richard, halos hindi ko alam kung noon yung nakakapag-post na siya ng sungi ng mapamatay at ano. Kasi nawalan, parang nawalan siya ng pag-asa, guys eh. Nanghihinaan siya kasi ginagamit niya sa trabaho, guys. Pinapasok niya yun araw-araw. Ang hirap. Mabuti may isa pa kaming motor na luma. Yun na yung ginagamit niya ngayon muna pagpasok. At kakapasok lang ni Daddy Richard ng work ngayon, guys. Kasi ilang, nung March 3 siya na lang ako ng madaling araw. 4, 5, 6 na ngayon. So ilang days absent si Daddy Richard. Kasi sobrang sakit. Naiisip niya pa rin na bakit nawala sa amin yung motor na yun. Hindi siya makaget over. Hindi siya makamove on, guys. Kasi kahit naman sino, diba? Sakit mawala ng pinaghirapan mong motor, guys. Pinangarap mong motor. Kasi isang iglap na nakawin lang ng mga ano, halang ang kaluluwa, diba? Ang lalaki pa nilang tao, guys, ha? Ang lalaki nilang tao. Nakita ba sa CCTV dito sa may palabas ng 7-Eleven? Yung papunta, ang palabas nila, guys, papunta na ng Malabon. Doon nila dinala yung motor namin. Tapos hindi na namin alam kung saan. Dito kasi, guys, sa Valenzuela, ang cover lang ng mga camera namin is yung dito sa Valenzuela ng ano. Ang cover lang daw yung around Valenzuela lang. Pag lumabas na ng Valenzuela, hindi na cover yung, hindi na baga nakikita yung ano. So, pinagplanuan nila, guys. At alam na alam talaga nila yung mga moves na gagawin nila that time. So, yun, guys. Gusto ko lang din ma-share sa inyo na ano. Pasensya na, kitnaiyak ako. Dahil ang hirap tanggapin. Ang hirap, ang sakit. Dahil pinaghirapan namin yung motor na yun, yung Raider 150 na yan. Sa yung motor yan, maganda pa yun, guys. Maganda pa yun. Ang ganda ng motor na yun. Nagkaroon kami ng motor na yun, guys. Pinaghirapan namin yan. Hindi kami nagnakaw para magkaroon kami ng ganyan. Naiintindihan nyo. Kayong mga magnanakaw. Kayo kung nanonood man yung mga may nanood man sa vlog nung to na magnanakaw. Huwag kayong masa sa pagnanakaw. Magbagong buhay na kayo at magsikap kayo. At kung sa inyo rin mangyayari yung ninakawan kayo, anong mapipil nyo? Diba ang sakit? Masakit dahil pinaghirapan ng tao yan tapos nanakawin nyo lang. Diba? Huwag makapala mga mukha nyo. Magbalat kayo ng buto. Maghanap buhay kayo ng marangal. Yun lang masasabi ko sa inyo. At saka sa nagnakaw ng Raider 150 namin, isa lang, ito lang ha. Hintayin nyo yung malupit na karma na darating sa inyo. Mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Hayop kayo. Mamatay na sana kayo. Wala? Mamatay na sana kayo kasi lang bakit? Ang sasamahan nyo naman eh. Masamang tao kayo, hindi kayo dapat nabubuhay sa mundo. Eh ang mga katulad nyo, yung mga pinagsasalvage sana ng mga pulis, sana mahuli kayo sa checkpoint. At sana pag nangyari yun, mamatay sana kayo, mga hayop kayo nang hindi na kayo makapaminsala pa ng iba. Wala na kayong mga biktima pang iba. Mga hayop kayo. Hayop kayo, wala kayong ginawa sa mundo. Ay mga salot. Kayo yung mga salot sa lipunan na dapat, unti-unting tinatabas, mga tanginan nyo. So guys, ayun guys, yun na siguro yung vlog natin. Sobrang sakit, ang sakit, kasi minsan may time na matutulog ka na naaalala mo pa rin yun. Yung mapapaiyak ka pa rin. Ako guys, bihira lang ako umiiyak pag talagang hindi ko na kaya yung problema. Pero ngayon ang sinasabi ko na lang kay Daddy Richard, mag-move on tayo at bumangon tayo ulit. Yung motor na yun guys, siguro may plano ng Diyos. Malapit na sana magiging amin na talaga yun kasi malapit na siyang matapos bayaran. Pero nawala pa, di ba? Ang sakit. Sobrang sakit guys. Kasi nanakawin lang nila yun ng ganun kadali, ganun kabilis. Ganun kabilis at ang nawala na yung motor namin, di ba? Naninakaw na nila. Hanggang ngayon, wala pa kaming balita, guys, na nasa na yung motor namin. Pero, mahirap umasa at pero kung mabalik man sa amin, laging pasasalamat ko sa Diyos nun, guys, at sa mga kapulisan natin kung mababalik pa sa amin yun ng buong buo. Kung hindi man na mabalik talaga, papasa Diyos na lang namin, guys, yung mga nagnakaw at yung malupit na karma na sana huwag matagalan at dumating agad sa inyo yun para mapil nyo rin yung ginawa nyo sa amin. Para maano nyo rin yun. Yun lang guys, sobrang sakit lang talaga. Ang hirap i-explain yung nararamdaman mo namin ngayon, namin ni Daddy Richard. Parang ayoko mag-vlog guys, pero gusto ko lang din ma-share sa inyo yung nangyari sa amin this month. Nagkasakit anak ko, nagkagasos-gasos kami syempre sa gamot, then tapos kala namin maano pang mangyari sa anak namin, pero sawa ng Diyos, gumaling na siya. Nung gumaling naman siya guys, nitong ilang araw naman nanakawa naman kami ng motor, yung yun sobrang hindi mo yung mga talagang mangyari sa mga buhay natin na bigla. Etong 2021 guys, ang sakit ng naranasan namin ngayon. Ang hirap, ang sakit, kasi huminto ako sa trabaho ko guys para na lang, maliit lang naman din sahod ko doon, wala pa naman akong minimum doon sa tinatrabahuan ko guys, pero okay sana yung kahit makapatulong ako kay Daddy Richard eh. Kaso nagkakasakit yung bunso ko guys, kaya nag-stop na lang ako. So ngayon nag-aalaga nila ako sa anak ko. Tapos ngayon pilit kaming bumabangon sa nangyari sa amin. Yung ito sa nangyari sa amin na nanakawan kami ng motor. Na kung makita niyo yung mga picture na yan guys, yan yung ninakaw sa aming motor na last nag-travel pa kami, gamit namin yun. Gamit ni Daddy Richard yun. Yun. Parang di niya lang matanggap na nawala yung motor na yun guys. At syempre parang anak mo na rin yun eh. Minahal mo yung
taon mo na rin nakasama, 1 year na rin yun guys eh. 2 years lang sana namin yun guys eh, at saka malapit na talaga matapos yun. Laki na rin ng perang binastos namin dun guys, hinulog namin dun. Malaking pera na rin yung nabitawan namin dun. Tapos ganun lang yung nangyari guys, ninakaw lang siya sa amin. Nang ganun kadali, ganun kabilis na ano, nangyari. Ang hirap, mahirap tanggapin guys, pero wala kami nang magagawa ngayon. Kung mabalik mo siya sa amin, thank you. Salamat na ako ng marami sa Diyos at sa mga kapulisa natin. Kung talagang wala ng pag-asang mabalik guys, yun lang ang masasabi ko sa mga hayop na yun. Karma is real, hintayin nyo yun na dumating. Sana huwag matagalan at tumama sa inyo yun. Sana magtrabaho kayo ng marangal. So yun lang guys yung vlog ko. Gusto ko lang din ma-share sa inyo yung sakit at hirap na pinagdadaanan namin ngayon ni Daddy Richard. Sobrang sakit, ang hirap lang talaga tanggapin. So yun guys, mag-ingat kayo, ingatan nyo. Lalo na yung may mga motor kong mga nanonood ng vlog ko, mag-ingat kayo. Bantayan nyo yung, ano nyo yung motor nyo na sana huwag magaya sa amin. Dahil sa sobrang tiwala namin guys, sa isang idlap na wala yung motor namin. Dahil kasi guys, halos dito nakatira ang mga kamag-anak lang din namin ni Daddy Richard. At ano, maraming tao kasi dito. Ewan nung time na yun bakit walang ganang tambay. Kasi lagi may tambay dito nga madaling araw na sila natulog. Tapos biruin mo yun na madaling araw, alauna lang nila ninakaw yung ano. Kasi nga nagnakawan na dito ng mga bike at ano. May mga iba pang nanakaw dito na ano. Kaya may nagising pero huli na ang lahat. Wala na, tangay-tangay na yung motor namin. So yun lang guys, magpapaalam na ako sa vlog natin. Yun, di ko maiwasang hindi maiyak sa ngayon sa vlog natin kasi sobrang sakit ng nararamdaman namin. Sana makabangon kami agad at sana kung may papalit man sa motor na yon, may makuha man kaming ibang motor. Siguro, deserve din namin yun na maging masaya na kami ulit. Kahit minsan maaalala si Raider 150. At least, ano, may pinagplanuhan kami ngayon kunin guys. Pero since syempre hindi mo na ngayon, pag-iipunan muna namin guys. Tapos yun sana, ano, para makalimutan na rin namin yung motor naming nawala at aral na rin para sa amin na dapat talaga maging minsan maging sigurista tayo sa buhay. Lagi tayo dapat advance mag-isip ng ganun. Huwag tayong masyadong kumpiyansa sa sarili natin. Yun din yung aral namin na pulot namin ngayon guys, na nawala sa isip namin na may mga tao palang nagpakalat-kalat lang dyan sa labas na mga halangang kaluluwa. So sa mga lahat po ng mga kapanood ng vlog ko, salamat sa panonood at sa pagtiyaga yung panonood. Pasensya na kahit naiyak ako kasi ang sakit at ang hirap ng pinagdadaanan namin ngayon ni Daddy Richard. Salamat sa mga nagstay sa panonood ng mga vlog ko. Thank you sa inyo. Ingat kayong lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo po. Sana matulungan niyo po ako na mag-grow pa yung channel ko. At sana malay natin, di ba, dito sa pag-vlog ko, makabangon kami. At yung nawala sa aming bagay, mas marami pang pumalit. So yun guys, thank you so much for watching. See you for my next vlog. Hindi ko alam kung ano pa yung iba-vlog ko this sa susunod guys. Kasi ngayon, nagusto po pa namin mag-move on muna sa ano. At update ko na lang kayo kung sakaling may dumating na bago na kapalit dun sa nawala sa amin. So thank you so much. Sana nagbigay ako sa inyo ng kaunting advice at maging alisto at aware na rin kayo dito sa nangyari sa amin na huwag na kayong matulad sa amin na nanakawan po kami ng motor. Sana i-double lock at ano pang gagawin nyo para huwag po manakawan. Yun po gawin nyo guys, para hindi kayo matulad sa amin. So yun lang guys, see you for my next vlog. God bless po. Ingat po kayong lahat.